ano naman yung ano, yes, benign prostatic hyperplasia? Well, the term benign means maganda kasi hindi siya cancerous. Yes, yes. Prostatic hyperplasia means dumarami yung kanyang mga selula. At very common nga ito sa mga nagkakaedad na gaya ng mga 50 years old and above. So kung maipapakita natin ang itsura ng isang matanda, hindi naman matanda, senior nga lang, senior, na may BPH. Ayan. So makikita ayun natin ngayon ito, ha? Yes. So tingnan mo, pagdating ng 50, palaki na siya ng palaki. At pagdating niya ng 70 or 80, kung papalarin, eh halos 90% ng kalalakihan, meron na nito. Hindi, no, Miss Cheryl, no? Oo. So, kailangan talaga, pagdating ng anong edad, Doc, pinapakapa ang prostate gland. Kasi mga lalaki, ayaw niyan. Diba? Eh, kasi ang ito, feeling ito, namin parang nababiolate kami. Nababiolate. Ito, di ba? Ito, tama ba? Itong daliring to. Ito ang may kinalaman dyan. Yeah, ito. Itong ito, ating ito, daliri ito, na ang ating forefinger. Oo. Very simple lang naman eh. Oo. Oo. Mamaya ipakita natin paano yan ginagawa ng mga doktor. Pero ito ang June talaga eh. Ang tinatawag na DRE. D-R-E. Di ba? DRE month. Digital, ayan, rectal, ano rectal, na ba? Examination. Month. Month. Ayan, libre po yan. Lugar. Maraming ospital, libre, maraming doktor. May mga lugar. Libre yan. Oo, nagsasagawa po ng digital rectal examination. Doon sa mga first time pa lang ito gagawin, akala nila, oh, ba't digital? So parang, di nila akalain. Kala mo, instrumento. Oo. Hindi, ito yung digit namin. Oo, digit. Daliri po. Oo. Okay, good. Maganda yon na sinasabi mo nga, kadalasan benign naman. Ano, Doc, yung pagkakaroon ng enlargement. Pero gaano kalaki yung inaabot ng prostate enlargement? Kanina yung sinabi mo na nasa 40 to 60 grams, gramo, yung karaniwang... Okay. Okay. Medyo, yun yung karaniwang bigat niyan. Diba? Pero pag lumaki... Pero pag lumaki... Minsan, nadodoble yan. Oh. Nagiging 100 plus na hanggang mag 200. Pero para maunawaan nila no, kung gaano kalaki yan, okay, isipin nyo na lang na ang normal na prostata, sinlaki ng malaking lansones, pero hinugna. Mm-hmm. Yan ang normal. Mm-hmm. Malaking lansones na hinugna. Kapag ito ay lumalaki at nagiging BPH, isipin na lang ninyo yung santol ng Thailand. Ang laki naman nun! Ang laki nun! Ang laki nun! Minsan ganun kalaki, Miss Cheryl. Oh, pero nakakapa ba yan? At katigas. Kasi diba, nakakaya ba yan? Ayun, syempre. Kaya ba? Pag ganun, nakalaki. Pero pag nagsisimula ay, pag pa lang, nakalaki. Pag nagsisimula pa lang, hindi yan makakapa. Nakakapa pa rin, nakakapa. Pero kapag sa dulo ng daliri ng doktor, makakapa niya, medyo malambot nga, kasi parang hinug na lansones. Hindi. Ibig pero pag ito ay parang santol na, abay, hiharangin na yung daliri niya at hindi na makapasok ng todo doon sa puwitan ng pasyente. Oo, pero Doc, ibig sabihin, makakapa ba yan ng actual na, nung may katawan? Ay hindi, eh paano, pero paano may naman gagawin niya? May mararamdaman ba? Na kumbaga na parang walang may bukol pag ganun nakalaki. Well, hindi no rin. Well, una, nakaharang siya sa daluyan ng ihi. So, yung ihi niya, putol-putol. Putol-putol. Yung iba, kapag sobrang laki na, nakaharang na doon sa daluyan ng dumi. So, pag dumumi ayun, siya, oo, putol-putol din. Parang kambing siya. Ayun, oo. Okay. Pero sabi mo nga, kadalasan naman benign. Siyempre, yun ang gusto natin. Pero paano nauwi? Ano yung sanhi ng prostate cancer? Ito nga, may mga genes na may tendency na nagiging cancerous ang prostata ng isang lalaki. May mga exposure ang isang lalaki to certain chemicals o certain environment. O minsan, talagang dahil lamang sa hormones niya na hindi balansyado. Ipakita natin ang itsura naman ng prostata na may cancer. Mm-hmm. Yan. So makikita nyo, maaaring hindi siya gano'ng kalaki, pero napakatigas niya at bukol-bukol siya, Miss Cheryl. Mm-hmm. Kung kanina, inihambing ko siya sa santol, mm-hmm, ito ngayon, maihahambing ko siya sa atis. Mm-hmm, 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 mm-hmm.
ano pa yung ibang posibleng risk factors, Doc, ng prostate cancer? Well, sabi ko nga kanina, maaaring ang kinakain o diet ng isang lalaki kung puro na lamang karne. Ang sabi nila, yung sobrang taas ng pagkain ng mga soya, maaaring maka-epekto ito sa hormones ng lalaki. Yung pagkakaroon ng obesity na nauuwi sa diabetes. May mga chemical nga, gaya ng mga naiinom, nasisinghot ng lalaki, gaya ng paninigarilyo siguro o pag-inom ng sobrang alak, na pwedeng maka-apekto sa prostata. Yung parating nagkakaroon ng infection or STD, sexually transmitted diseases. Ayan, direct pakishow nga natin yung picture number 6 para makita nila talaga yung mga, ayan, okay. Risk factor. Ayan, tingnan nyo na po ha. Ayan, nabanggit nga natin yan na dapat iwasan. Kung tawagin natin ay modifiable, lalong-lalo na sa kalalakihan na umaabot na ng 50 paitaas. Kung nasa genes nyo na po yan, tapos ayun, yung nakita nyo pang picture kanina, ay dagdag pa po yun sa risk. Ano po? Yung diet, pagiging overweight, may exposure to certain chemicals, yung sexual infections, at saka prostate inflammation.